Kita sa surveillance video ng Lucena Police ang aktwal na pagbatak ng droga ng isa raw sa mga parokyano sa loob ng bahay na ito. Nang makakuha ng sapat na ebidensya, agad sumalakay ang mga operatiba. Oh, ha? Oh, oh, oh. Sige, forma. Forma, forma, tatay. Huwag mo ibitaw. Huwag mo ibitaw. Kuhanin mo, kuhanin mo. Ilagay dyan. Ilagay. Kuhanin mo yung inexcel mo. Puputokan kita. Wala po, kuya. Wala po. Dito, dito. Labas, dito. Upo, upo. Upo. Huli sa akto habang bumabatak ang 53 anyos na si Juanito Erilat na subo pa ang improvised tutor ng maaresto sa kwarto. Kasama niyang nahuli ang 23 anyos na si Eric Wong na nagbe-birthday kaya nag-aya ka manong bumatak ng araw na sila'y mahuli. Arestado rin ang primary target na si Rodolfo De Castro, 77 taong gulang. Ayon sa Lucena Police, di bababa sa 40 tao ang labas-masok sa kanyang bahay para bumili o bumatak. Mayroong lumapit sa atin na sabi nga nila na mayroon daw isang batakan dyan sa barangay 4, which is kalimitan daw ng mga pumapasok ay yung may mga edad na. So nagkaroon tayo ng validation dyan. It turned out na ito nga ang nagmimintin ito is si Mang Rodolfo. Narecover ang ilang sachet ng hininalang shabu, drug paraphernalia at drug money. Todo tanggi naman si Lolo Rodolfo sa aligasyong sangkot siya sa pagbebenta ng droga. Inuturo na pusher daw po sa inyo. Ah, hindi po. Gusto yan Diyos pinato. Ako tayo talagang wala po. Pero ako pong tanda ako pang arbaban, mga akong pahunan. Ako huwag na pong makaalis dito at lubugan ako ng Panginoon kung ako po hindi niya sasabi ng totoo. Pero malino na makikita sa surveillance video na mismong si Lolo Rodolfo ang nag-aabot ng droga sa kanyang parokyano. Doon naman sa surveillance video, makikita natin nandun siya mismo at siya nga nagbigay mismo ng items. So ibig sabihin, alam na alam talaga niya. Kahit may edad na, kinasuhan pa rin ng drug pushing si Lolo Rodolfo kasama mga narestong suspect. When it comes to implementations of our laws against illegal drugs, eh pantay-pantay po tayo. Wala po tayong sisinuhin kahit po yan ay matanda. Patuloy po silang gumamit at nagbenta ng ipinagbabawal na gamot. So dapat lamang na managot siya sa ating batas. Mula sa Lucena, Quezon, John Consulta, nakatutok 24 Oras.